Aleluya.
Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga na aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag
ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy, aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tuling ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kaniyang nakita at narinig, ngunit walang maniniwala sa kaniyang patotoo. Ang naniniwala sa kaniyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kaniyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kaniya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kaniya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tunay nga pong ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay anak ng Diyos. At siya po ay isinugo sa atin ng ating Ama
upang siya ay ating maging tagapagligtas. Siya ay sinugo upang maranasan at makapiling natin sa ating buhay ang Panginoon. Ngunit sa kanyang pagparito dito sa lupa, hindi lahat ng tao ay tinanggap siya. Maraming tao pinagdudahan ang kanyang presensya. Maraming tao nilibak siya. Marami ang hindi tumanggap sa kanya. Sa katunayan, siya ay pinaratangang kriminal hanggang siya ay ipako at mamatay sa krus. Noong nabuhay na mag-uli ang ating Panginoong Hesukristo, hindi rin lahat naniwala sa kanya. Maraming tao ang nagduda at nag-alinlangan. Subalit ang Panginoon ay nananatiling Panginoon. Sa kaniyang pag-akyat sa langit, sa kaniyang pagkabuhay na magmuli, nanatili siyang Panginoon natin. Hindi siya nagpabaya. Patuloy ang kaniyang pagmamahal at pagkalinga sa ating lahat. Sa kabila ng hindi natin pagiging tapat, nananatiling tapat ang Panginoon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, marami pa rin sa atin sa kasalukuyan ang hindi tunay na nakakakilala kay Kristo. Marami sa atin sa kasalukuyan maaaring nagsisimba ngunit walang relasyon at ugnayan sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa totoo lang po, bilyong-bilyong tao pa ang hindi nakakakilala sa salitang Hesukristo. Kaya nga malaking panawagan sa ating lahat na naging saksi sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon, na patuloy na maging saksi sa pamamagitan ng ating salita at mga gawa. Bagamat hindi natin nakita sa ating mga mata ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ang ating pananampalataya ang nagsasabi sa atin na totoo ang kanyang pagkabuhay. Sa pamamagitan ng mga kasulatan, sa pamamagitan ng pagpatotoo ng mga apostol at ng mga alagad ni Kristo, na isalin sa atin ang yaman ng pananampalataya. At ang pananampalatayang yan ang siyang dinadala natin sa araw-araw ng ating buhay. Nakakasiguro ako, marami sa inyo nandito dahil daladala ninyo ang pananampalatayang iyan. At ang pananampalatayang iyan ay nag-ugat pa noong si Kristo ay muling nabuhay. 2,000 taon ang nakalilipas mula nang siya'y isilang hanggang sa ngayon, daladala natin ang pananampalatayang yan. Lahat tayo sumasampalataya na si Kristo ay Diyos, na si Kristo ay mula sa langit, at si Kristo ang ating tagapagligtas. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon tayo ng ating ebanghelyo na tayo ay maging saksi ng muling pagkabuhay. Anong ibig sabihin kung tayo'y saksi ng muling pagkabuhay? Dapat makikita sa ating gawa at pananalita ang bunga ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Nararapat makita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na ang bawat pagkilos at paggawa natin ay naaayos, naaayon sa mabubuting bagay at sa araw-araw ng ating buhay, gumagawa, nag-iisip lagi tayo, daladala ang pagmamahal ng ating poong Jesus Nazareno. Sa pamamagitan ito, nagiging saksi tayo ng muling pagkabuhay ni Kristo.
Dahil ang Diyos natin ay bukal ng kabutihan, siya ay bukal ng pagmamahal. Kaya nga sa bawat pagkakataon na tayo ay gumagawa ng mabuti, sa bawat pagkakataon na tayo ay marunong magmahal, nakikita sa atin si Kristong muling nabuhay. At ito po ang ating misyon. Ang ating misyon ay hindi lamang mabuhay sa mundo, kundi misyon natin na ipakilala at ipamalita ang ating Panginoon, lalong-lalo na sa mga taong mahina at walang pananampalataya. Kaya nga po ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng lakas sa atin, dahil tayo rin nagtitiwala na sa kaduluduluan ng ating buhay, hindi kamatayan ang huling hantungan, kung hindi ang kanyang mabathalang pagliligtas. Kaya nga sa mga taong magiging saksi ng ating Panginoon, sa mga saksing magiging tapat, ang naghihintay sa atin, walang iba, kundi buhay na walang hanggan at kaligtasan na matatagpuan natin sa kalangitan ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, sa araw-araw ng ating buhay, lagi nating isaalang-alang ang paggawa ng mabuti at ang pagmamahal. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayong mga tumatanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kaniyang mga aral. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya, upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin, buong puso namin.
pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging na iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kaniyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harap ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
gabi ng umaga, sa nanlamig kong kalamnan, init mo'y pangarap kong hagkan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawaan. Binulungan ng tinig mong nagdulot ng katiwasayan, paghahanap katwiran, nilusaw mo ng simbuyong karilagan ng pagmamahal. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawaan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawaan. Mga palaala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang ang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.